Nakook lang ang gulay, okay na ito. Ito na ito. Ang baka? Boss. May baka? Ilang kilo? Konti lang pang... Good morning. Guys, naglakad-lakad po ako this morning. At naghanap ng bagong laundry shop dito sa area ko. Kasi po yung dating laundry shop na pinapalaban ko ay lumipat na po ng pwesto. Hanggang sa umabot po ako sa palengke. At ito, may naibigan akong karni ng baka, guys. At mayroon pang bone marrow. Kaya bumili na rin ako ng sangkap para sa menu ko for today, guys. Ilagang baka. Nag-init po ako ng tubig. Ilagay ko po yung karni. Saka na lang po yung bone marrow. Paminta. At bawang sibuyas. Guys, mga isang oras na itong kumukulo. Ilagay ko na itong kamatis, bulalo at star anise na may tubig. Diyan pakuluan ulit. After another 30 minutes, guys, buksan na natin. Ayan. Ilagay ko na yung patatas. Asin. At beef cubes. Takpan ulit. At ang huling part ng pagluluto nito, guys, ay lagay natin yung gulay. Actually, simpleng-simpleng lutuin to. Yan yung tsaka ito. Ayan. Mga 5 minutes lang, guys, ready na ito. Okay na ito. Tsaka takpan. Guys, after 5 minutes ito na. Nakook lang ang gulay, okay na ito. Ito na ito. Guys, ito na po. At ready for kuwan ako, breakfast and lunch. Ito na yung aking nilutong nilagang baka. So guys. At yan. So, natikman ko na, guys, tama na yung asin niya. Tama na lahat, naglalasa na siyang baka. At mixed with the flavor ng gulay. Pwede yung magbaka, guys, paminsan-minsan na ako nagbabaka. Para healthy. Ngayon, sa politika, guys, pag-usapan natin yung malapit na pagbaba na ni Pangulong Duterte. Yung mga appointment niya later, guys, matawag natin midnight appointment na hindi na confirm. Eh, tama po yun. Ngayon, dahilan po na hindi na po sila i-confirm dahil matawag po sila midnight appointment ayon sa batas. So anyway, guys, hindi man ma-confirm yung appointment ni Pangulong Duterte sa ilan na ina-appoint niya itong huli lang. Ang grado pa rin ni Pangulong Duterte, guys, ay mataas within terms sa kanyang performance as a president. Maraming mabibigat na problema at pagsubok ang dumaan sa bansa natin. Pero maayos po na hinarap ni Pangulong Duterte. Pag-uwi na lang siya. Na maalala siya ng tao. So, hindi po tayo nagkamali kay Pangulong Duterte. Na niluklok natin siya as president. Ang ating unprocess, guys, na kulilat noon ay marami nang na-acquire ng mga bagong data. Maraming kalsada, maraming ang traffic na sword. Hindi man total yun. May subways na tayo na nangpitahan sa time ni Pangulong Duterte. Yung fight against drugs niya na very effective. Hindi lang against drugs, hindi against criminality.
itong bone marrow guys ay ayon kay Dr. Bulalo. Good cholesterol daw ito. Naglakad-lakad lang ako kanina. Pero guys, yung aking pinapalabahan, yung London yung pinapalabahan ko, doktora mag-ari, lumipat na po. Malis na, nagsara na. Nahanap ko po kanina. Hindi ko nakita at parating ko ako ng palingkit. Tambak na kasi guys, yung nalabahan ko dyan. Sila na ipalaba. Tingin ko malapit na tagbagyo na naman at magbaha na naman dito. So guys, balik tayo kay Pangulong Duterte. Maganda po ang performance niya. So, in-rate ko po siya guys. May turing ko po siyang the best president sa buong Pilipinas. Wala lamang si Pangulong Marcos. So, doon si Pangulong Marcos, marami rin nagawa. Pero yung basihan ko guys, ay one term lang kasi si Pangulong Duterte. Kasi siya na guys, kung medyo maingay. May kapitbagong, bagong kapitbahay ko dyan, medyo maingay talaga. May hindi rin patatagal dyan eh. Hindi ako makapag-vlog na maayos. So dapat guys yung report na yan. May issue na palitan ng pangalan. Yan guys, so kuha ko lahat yung kuhan. Bone marrow. Dapat ipangalan kay Pangulong Duterte na lang yan eh. Ano may honor natin ba? Sana nag-iisip yung ating Senado. Kung paano gantihan kahit sa parangal na habang buhay. Na maalala sa Pangulong Duterte. Kung set natin ang politika guys at titingin lang tayo sa performance ng politiko, alam ko mag-agree kayo sa akin. Si Pangulong Duterte ay the best president ng bansa natin. Tutok-tutok magkumain guys, pero nakaubos yung kanin ko. Nakokontrol ako. Ito tama na muna. O guys, hanggang sa sunod naman guys, kapag-vlog ko. At huwag kalimutan guys, mag-follow at mag-like, mag-subscribe. Para guys, mapanood po ninyo yung mga susunod kong vlog. Bye-bye!